Alright, partners, magandang hapon po sa inyo lahat. At nandito tayo sa ating project kay Camellia, yung renovation and extension dito sa Preya unit. Explain sa inyo kung ano yung na-accomplish natin ngayon. Starting natin sa labas. Kaya yun, partners, patuloy po na tapos itong video na to para makita nyo yung pinaka-accomplishment namin dito. At siguro next week at turnover ng ating unit na to. Dahil may nagpa-additional lang po si client, may pinahabol sa atin. Pero explain ko muna sa inyo, kaya pilitin nyo matapos sa partners para makita ninyo yung kagandahan nitong bahay dito sa loob at sa labas. Okay, dito muna tayo sa labas. Dito tayo sa labas ngayon. At naglilinis na po sila. Itinangan ko talaga ngayong hapon para wala na nagawa sa loob para mapakita ko sa inyo yung video nung pinaka ano, pinaka nagawa namin sa loob dito sa bahay na to. Ayan, model po nito is Preya. Kakalam ko, kakatanda ko model unit na ito is Preya. Ayan, may terrace na po siya, assist na po ito, assist na rin yung polycarbonate na yun. Bali, ginawa lang po natin dito yung baba. Ayan, buong baba na yan hanggang dun sa dirty kitchen, hanggang doon sa loob ng bahay. Pakita ko sa inyo, partners, kung ano yung pagbabago nitong unit na to. Okay? Dito po sa labas, makikita ninyo, naka-bricks po yung labas. Then, naka-tubular na, ano, na pens. Then, naka-bricks bawat poste po ng partners. Ayan, ayan, tapos naka-may gate po dito. Standard height po tayo dito ni Camellia. Naka-base po tayo sa tamang taas si Camellia dyan. Ayan, kung mapapansin nyo naman. Tsaka po yung fence, ay yung gate na yun para sa garahe. Ayan, ang ganda ng bricks, oh. Nakulayan. Kuminaki siya. Ayan, no. Nalagyan po siya ng, ano, yung wet look na concrete emulsion. Ayan, alright, pasok po tayo. Kapanad 3 po, ayan, nagpa-flow. Ito yung sinasabi kong additional ni client. Nagpalagay na po sila ng flooring dito. Ayan, nagpa-additional po sila sir dito ng flooring. Para pagdating nila dito, patatiles na lang daw. Then, naglagay ng plant box. Siya nga pala dito, may plant box din dito, partners. Ayan, medyo madumi lang at maraming mga basura. Pero plant box po yan. Then, dito, naglagay na lang din ako ng plant box. Para maganda naman pagka nagkamero ng mga halaman dito. Same po doon sa kabila na yun. Naglagay din ako ng plant box doon. Ayan. Ayan, dito. Ayan. Then, dito sa kabila na to, ito yung pinakagarahe. Yan. Ito na po yung pinakagarahe. Lawa ko. Tapos, mayroon pa po doon yung space. Yun yung in-extension din namin yung likod na yun. Pinalaki din po yun. Hanggang dito, yan. Wall po yan. Kami nang gumawa po nan. Hanggang doon sa dulo na yan. Yan. Okay. Dito kayo magugulat. Right? Yung sa loob ng bahay kasi napakaganda lang pagkakayari. Okay. Malambot pa. Boom. Okay, pagpasok po sa loob. Ayan. Makikita niya, naglagay ako ng trellis design dito. Sa ceiling, naglagay ako ng drop ceiling. Tapos, naglagay, nagpa-haspi ako sa gitna. Tapos yan, dyan na nga yung ilaw, partners. Then, same po dito. Dalawa ito, magkapareho po ito. Ayan. Ayan. Na ito, tricolor po ito. Tapos may cove light, apin light, cove light. Ayan. Same po dito sa kabila, partners. Ayan o, tricolor, pin, cove light, pin light. Ayan. Laki o, lawak ng living area o. Ayan, tapos naglagay ako dito, possible baka dito po ilagay yung TV. Kahit gano'ng kalaki yan, 52 inches o 60 inches kasi dyan. Then, dito po marami na pepeke dito, akala nila tunay na kahoy. Pero ito po ay bakal. Ayan, tubular. Ayan. Okay, pagdating dito, ito na po yung main kitchen nila, sir. Ah, dito pa lang muna, ito po yung pinaka-dining. Nandito lang yung sofa. Grabe, hindi mo yung sofa. Papalinis na lang po natin ito. Linisan, punas lang naman po ito. Yan. Then, pagdating dito, ito na yung dining partner. So, naglagay ako dito ng trellis design para magmukhang ganda din. Yan, naglagay tayo ng trellis design dito. Tapos may pin light. Pantakanto yan. Then, naglagay ako center light para pag naglagay sila sa inyo, magaganda siya din yung dito sa dining area. Dito po. Then, meron pa isang space dito. Kung sakali, pwede maglagay pa rin dito ng
Halimbawa, mga kaunting mga abubot, eh, no? Pwede maglagay dun. Yan, naglagay din ako dito ng pin light at saka center light. Same po nito. Okay? Ito na po yung main kitchen. Ito, nag-request din po sila sa dito na. Ito kasi poste. Hindi natin ito pwede tanggalin. Ito kasi yung pinaka-concrete column ng kabahayan. Kaya hindi tayo naglagay na, ay kaya hindi natin siya dinemolish. Ginawa natin, hinasipihan na lang natin ng wood accent. Para hindi naman siya puting-puti. Kumbaga may konting design din dito pa yung iso. Ayan. Then ito, sakop na ng kitchen. Nagbigay tayo ng ilaw ulit dito. Tapos, range hood. Ayan. Range hood po ito. Tapos dito na yung pinaka-gas stove. Ayan, nagpagay na tayo ng additional times. Hanggang doon ng kitchen furnish. Then, may design din po doon. Cobblite ceiling. Pin light. Tapos may isa pa pong ilaw dito. Para talagang liwanag na liwanag. Ayan, okay? Then, dito po yung pinaka... ilalagay na yung ref dito. Ref na po dyan. Tapos dito yan. Ilalagay ng lababo. Cabinet na po ang gagawin dito. Ayan. Ang lababo po nandito. Yan, kitchen sink po ito. Yan, ganda oh. Yan, tapos naglagay na dalawang outlet para pagka may sasaksak po sila sir na saka sila ma'am na heater or heater, yung microwave oven o kaya yung mga rice cooker. Yan, may available dyan. Okay. Ganda oh. Then, ito pa po yung ginawa natin siya dito. Yung pinaka-laundry. Ito. Naglagay dito yung laundry area. Ayan. Ito, laundry area. Tapos, ang pinaka-roof po niya is polycarb. Ayan. Para hindi pasok yung ampiya pag naglalaba po dito. Ayan. Alright. Then, dito. Ito pa po yung isa natin nilagay. Ito, yung pantry. Cabinet. Maglalagay tayo ng pantry area dito. Kahit tayo ng cabinet po dito. Then, maglalagay din tayo dito ng sliding door. Yung cordon o yung Spanish door. Yan. Ayan. Para may privacy yung pinaka mga stocks dito sa loob. Ayan. Okay. Ito pa po yung ginawa natin isa dito. Boom. Ito yung master's bedroom partage dito sa baba. Lawak o. Hanggang dun. Tapos hanggang dito. Naglagay at kita-kita yung design ng ceiling o. Yan po yung design natin. May cove light, center light, tsaka apat na pin light. Ganda oh. Kwarto lang po yan. Ganyan kahaba. Ang ngayon, pwede mangyari dito. Doon ang bed frame. Tapos pwede maglagay ng family area dito. Pwede maglagay ng sofa dito pa. Ito na mali. Tapos may TV dito. Para relax mode. Ayun oh. Lawak ko. Di ba? Doon lang po kasi yung labas. Na ito na yung pinakalabas ng bahay. Yan. Yan. Ito yung pinakagarahe kanina. Ito yung next step natin. Ito, right next, tayong gumawa nito. Hanggang doon, sa dulo na yun. Tsaka yun, living area. Yan, kalawakan po na yan. Tayong gumawa ng right next. Right. Tapos yung tiles. Isang problema dito na minsan, yung paghahanap ng gantong design eh, no? Parehas naman sila ng design, pero yung kulay niyan, nagkaroon ng diferensya. Yan ah. Pero same naman siya. Ang ganda. Right next. Yeah. Next po nila sir, ipapagawa siguro itong CR daw po. Palaligyan ng magandang design. Nalagyan na. Kasi napaka bare nung pagkakatay si Camellia dito. Ngayon gusto nila na may pagka-design yung loob ng CR. Yan. Pero ngayon, kumbaga ngayon muna, nagpalagay muna sila ng exhaust fan kasi nawala yung bintana dito. Right next. Kaya yeah, yun, naglagay tayo ng exhaust fan para hindi ganun kainit po dito pag hindi gumagamit ng CR. Alright. Sa taas naman, wala naman po tayong binago. As is doon. Kung ano lang po yung... Sa taas, ganun pa rin. Pero siguro, pagdating ng panahon, is paparenovate na din sa atin pag nagka-meron ulit ng budget. Pero ayan, part is yung kalawakan, no? Ang ganda. Grabe. Pati ako na-amaze din eh. Lupit ng pagkaka-finish ko. Diba talaga yung mga pintor pag dumali? Nakakatuwa, oh. Buhay na buhay, partners, oh. Okay. Alright, partition lang.
hanggang dito na lang muna. Akin tayo dito sa taas. Para konting ano rin. Ayan nga, quite nice. Kung na dito sa taas, yun pa rin po kung ano pa tayong binago. Papa, ano lang tayo, lamig lang tayo ng konti dito. Okay, yun nga, Pagnish, kung sa mga nagtatanong or sa may mga plano na magpagawa dito sa atin sa Camellia Quezon, mas priority po namin kayo dahil kayo yung mas malapit sa amin. Sa mga ibang lugar naman, siguro next year, possible po, this year, try namin na makaudayo sa ibang lugar para po magawa yung mga dream house nyo or dito sa kay Camellia. Kung may gusto kayong pagawa, comment down below, Pagnish, dito sa ating Facebook page or kaya dito sa ating Facebook or dito sa YouTube channel natin sa Mr. Pablo Vlogs para ano, para malagi ko kayo ma-update or kumbaga meron tayo, meron kayong makausap about dito kay Camellia. Kaya yun, Pagnish, sa mga gusto magpagawa or magpa-renovation, magpa-interior design, comment down below, tutulungan ko po kayo. Kaya yun, Pagnish, hanggang dito na muna. Salamat po. God bless.